Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinanatan at tila minaliit pa ni Christy Fermin ang dating PBB housemate na si Don Chiang matapos itong magbanta na kasuhan si Christy Fermin dahil sa malisyosong komento nito laban sa aktres. Matatandaan na kamakailan lang ay nag-viral ang pahayag ni Fermin na kung saan sinasabi niyang nakipaglandian raw si Chiang sa kanyang mga boss kaya nakapagtrabaho sa ABS-CBN. Pumalag naman ang kampo ni Chiang at nagbantang sampahan ng reklamo si Fermin kung hindi ito magpa-public apology. Ngunit sa post ni Solis sa Instagram ay tila minaliit nito si Chiang. Imagine mo na isang baguhang artista na hindi ko kilala ang buong tapang na humihingi ng apology kay Christy. Hindi ba alam ng mga baguhan na pasalamat sila at napapansin at isinulat sila? Kaya dapat tignan nila ito in a very constructive way. Kung magiging matalino sila, pwede nilang makita at mabago iyon tingin sa kanila ng tao. Huwag agad nilang bigyan ng malisya at bigyan ng masamang epekto ang nabasa nila. Wow ha, ganoon na baka sensitive? Eh kapapasok mo palang sa showbiz. Mas magandang ipakita mo ang pakikasama at pangunawa sa mga nagaganap kesa naman combative ka agad. Paliwanag pa ng kolumnista. Samantala, inihayag ni Lolit na ang abogadong si Ferdy Topacio ang nagboluntaryong maging legal advisor ni Christy sakaling umarangkada ang asunto ni Don. Alam ko na kayang-kaya ni Christy Fermin harapin yan. Lalo pa at nasa tabi niya si Attorney Ferdy Topacio. Tsaka sa ganitong panahon dapat natin ipakita sa mga baguhan na dapat maging team player sila. Hindi iyon kapapasok pa lang, bumabangga na agad. Madali pag-usapan yan. Ipaliwanag na hindi totoo. Alam namin na writers ang parameter ng tama o mali. Alam namin tumanggap ng paliwanag. Madali lang. Hindi na dapat meron agad legal na papasok. Iginiit din ni Lolit na hindi niya kilala si Don. Baka pag natapos ang issue na ito makilala ko na kung sino iyong artista na humihingi ng apology kay Christy. Sabi ni Lolit. Anong masasabi mo sa balitang ito?